Ang mga opinyon at pananaw sa programang ito ay sa mga host at mga panauhin lamang. Hindi ito opinyon at pananaw ng himpilan at ng pamunuan ng network. Sana all alam ang mga pagbabago sa Halalan 2022. Alamin ang legit at fake na impormasyon sa ating pagdedesisyon. Omaga Diaz Reports presents Halalan 101. Magboto sa gitna ng pandemya. Handa na ba kayo? Malapit lang, dalawang araw na lang. Eleksyon na ang pinakahihintay ng marami. May 9, 2022 ang isa sa pinakamakasaysayang pangyayari sa ating bansa ay mangyayari dalawang araw mula ngayon. Sino boboto nyo? Meron na ba kayong napupusuan? Ha? Matagal na siguro kayong meron napupusuan. Siya pa rin ba? Hindi na ba talaga mababago ang iyong isipan? Ano bang katangian ang naging basihan nyo para iboto ang iyong kandidato? Siya ba ay magaling? Siya ba ay matino? Siya ba ay may magandang track record? Siya ba ay maaasahan? At naasahan sa panahon ng pangangailangan? Mag-esep-esep po tayo ng husto dahil ang ating desisyon ay malaki ang magiging epekto sa ating pang-araw-araw na pamumuhay sa loob ng napakaraming taon. Maganda umaga po, Henry Umaga Diaz, para sa Umaga Diaz Report, Halalan 101. Munting pagbibigay po ng kaalaman at paggabay tungo sa isang mainam na desisyon para sa Halalan 2022. Handa na po yung inyong mga tanong. Dahil po magiging panauhin natin maya-maya lang po, walang iba kung hindi si COMELEC Commissioner Erwin Garcia. Kung may tanong po kayo, kung may agam-agam po kayo, at kung may nakikita kayo mga problema sa darating na Halalan sa Lunes, ay maaari nyo pong ipag-alam. Pwede po kayong mag-text para sa inyong mga katanungan sa ating Halalan 101 ng Umaga Diaz Report. At syempre, gaya ng dati, meron po tayong mini survey sa ating Halalan 101. Dalawang tulog na lang po. At ito na, pinakahihintay nating May 9, 2022 national at local elections na ating inaabangan. Ano po? Hindi lamang pagka kasi pinaka-importante pagka
presidente, no? Pero siyempre boboto din tayo ng vice president, ng mga senators, mga congressman, ng mga mayors, ng mga sanggunian, panlalawigan, sangguniang yung mga konseho, ha, miyembro ng konseho, eh lahat 'yan iboboto natin. Napaka ilan ba? Halos 11,000 position or 18,000 positions nationwide ang iboboto ng sambayanan sa darating na Lunes. Pero kaya po napaka-importante dahil ito po ay mula sa pinakataas hanggang sa pinakababa, ano po, na magiging opisyal ng ating pamahalaan. Ang ating survey question ngayong umaga sa Halalan 101, anong say ng survey question natin ngayong huling episode ng Halalan? Decided ka na ba? Ha? Yun ang tanong. Decided ka na ba sa iboboto mo? A, sure na. B, parang gusto pang magbago ang SM. C, hindi rehistrado. Nako. At D, rehistrado, pero walang balak bumoto. Mas lalong nako. Ang inyong kasagutan, isend lamang po sa i-text sa 2366. Pwede rin po mag-text sa pamagitan ng Facebook at YouTube or Twitter account ng Teleradyo at pwede rin po sa Kumu. Mamaya po, bago tayo magtapos, alamin po natin ang resulta ng inyong mga kasagutan. A, sure na, decided ka na ba sa iboboto mo? B, parang gusto pang magbago ang ESEP? C, hindi rehistrado? D, rehistrado pero walang balak bumoto? At sa puntong ito, makakausap po natin, walang iba, kung hindi si COMELEC Commissioner George Erwin Garcia. Magandang umaga po at maraming salamat, Commissioner, sa pagtugon niyo po dito sa aming Umaga Diaz Report. Com? Oh, tawagan ulit natin si Commissioner. Commissioner George Erwin Garcia. Kumustahin po natin yung mga kalagay, yung mga paghahanda ng Commissioner ng Elections dito sa Metro Manila, maging doon sa mga probinsya, sa mga malalayong lugar. Nandun na ba yung mga vote counting machines? Yung mga initial na problema sa mga counting machines, okay na ba? Ano ba yung mga emergency measures sakaling magkaroon ng aberya? Ha? Huwag naman sana. Pero yung mga bagay na ito, halimbawa yung mga teachers, sakot na ba ito? Nagkaroon ng problema sa mga teachers. Ayan, makakausap na po natin, walang iba kundi si Commissioner Garcia. Magandang umaga po, Com. Magandang umaga po, Sir Henry, at magandang umaga po sa lahat ng nanonood at nakikinig sa atin. Com, Commissioner Erwin Garcia, good morning. Good morning po. Good morning, sir. Ayun. Good morning po. Yes, sir. Kamusta po? Yung paghahanda ng COMELEC 2 days before the actual elections, una-una po, yung nakaset na pa, yung mga vote counting machines, yung paraphernalia, na-deliver na po ba? Opo, Sir Henry, ngayong araw pong ito ay huling araw ng tinatawag nating final testing and sealing ng lahat ng mga vote counting machines sa buong Pilipinas. Kung konti na lang po yung natitirang itetest natin dahil halos lahat po ay na-test na natin. At yun nga, may nakitang konti, kulang 400 lang ng mga makina na kinakailangan makumpuni, kinakailangan ma-repair. Pero ongoing na po yung pagre-repair niya lahat. So medyo ano na po tayo, medyo kulang 100% na po tayo sa preparation para sa vote counting machines. Ngayong araw na ito din po, Sir Henry, ay papunta po kami sa National Printing Office. Magkakaroon kami ng tinatawag na destruction ng mga defective ballots. Yung po mga balota ba na mga pangit ang pagkakagawa, pangit ang pagkakaputol, hindi maganda ang kulay, hindi tama yung mismong cut niya, ano po. Yan po lahat ng yan ay i-destroy pa sa harap po ng ating po mga media,
ng Citizens Arm at iba pang grupo. So, ano na po kami, medyo handang-handa na po kami para sa Lunes. Okay. Ano gagawin? I-shred yung mga balotang ito. Ano po ang mangyayari kasi kung halimbawa hindi tama yung size o kaya mayroong mga misprints dun sa balota? Tama po. Kasi siyempre po, tatandaan natin na ang mga balota, yan ang pinaka-accountable na dokumento sa eleksyon. Number one po ang classification niyan sa accountability. And therefore po, kahit na, halimbawa, ang isang balota, kahit na sobrang liit ang pagkakakat, o iba yung kulay, o medyo may mga smudge po, o kaya may mga pangit ang pagkaka-imprinta, yan po ay hindi kaagad-kaagad basta-basta, Sir Henry, basta na lang po tinatapon. Yan po ay accountable and therefore kinakailangan properly i-account, properly ilista sa harapan po ng mga citizens arm, ng media, ng mga kandidato at mga political parties. At pagkatapos, tama po yung sinabi nyo, isi-shred po yan upang hindi ito magamit kung saan-saan. Commissioner, kasi para na rin po sa ating mga kababayan, no, para hindi na magkamali o hindi na magkaroon ng problema sa Lunes, ano po, yung mga do's and don'ts, siguro po pwedeng pakiremind natin yung mga kababayan natin yung mga hindi dapat gawin at dapat gawin. Maraming salamat po, Sir Henry. Una po, sa ating mga kababayan, ano po, basta inuulit natin, hindi kailangan po ng vaccine card, bakunado o hindi kayo po ay makakaboto. Hindi po kailangan ng face shield, hindi po kailangan ang RT-PCR test at hindi rin po kailangan ng rapid antigen test. So inuulit ko, hindi po kailangan ang mga bagay na yan. Basta kayo po ay naka-face mask at ang pangalan nyo ay aktibo pa sa list of voters, kayo po ay makakaboto. Kaya lamang po, Sir Henry, ang ating pa lang pong pinapakiusap sa ating mga kababayan, kung magsusuot po kayo ng face mask, huwag na lamang po yung merong pang imahe ng kandidato. Sapagkat mula po bukas, bukas po Mayo 8, ay bawal na po ang pangangampanya. Yung pagsusuot po ng t-shirt na may mga kulay, wala po tayong problema dyan. Kahit anong kulay, lahat man po ng t-shirt ay may kulay talaga. Basta wag lang po namang t-shirt na may imahe pa ng kandidato o may nagsasabi yung numero ng kandidato dahil yan din po ay pangangampanya. Hindi nyo po kinakailangan magdala ng ballpen. Wag po kayo magdadala ng ballpen dahil meron na po tayong pen na naandun sa bawat upuan po ninyo na laging madidisinfect pagkaboto ng isang kandidato. Hindi po tayo nagpapadala, Sir Henry, ng pen, ng ballpen, dahil yung mga ballpen po natin, medyo matutulis po yung dulo noon, eh may mga kababayan po tayong kapag boboto o kaya kapag sumusulat, medyo madiin, baka po mabutas yung ating pong mga balota. Doon po sa mga pipila, basta po ang rule natin, kahit may nararamdaman kayo, mga sintomas ng COVID-19, inuubo, sinisipon, nilalagnat, o anuman pang sintomas ng COVID-19, kayo po ay makakaboto. Kayo po ay papupuntahin namin doon sa aming isolation polling precinct. Ito po isang presinto, Sir Henry, na kung saan ang mga naandun po namin, mga naka-PPE, ang mga balota po ay kukuhanin mula sa mga presinto nyo at dadalhin po sa inyo para kayo makaboto. Sir Henry, pagpasok po sa presinto, sa polling place, kukuhanan po ang lahat ng mga botante ng temperatura. Kung ang temperatura po ng isang botante ay 37.5 pataas, hindi po muna siya papapasukin kaagad pero hindi po siya pauuwiin. Siya po ay patatabihin lang muna upang baka kasi sobrang init ang araw sa Lunes at saka muli siyang kukuhanan ng temperatura. Kung ang temperatura po ay bumaba na, siya po ay pabobotohin sa regular na presinto. Kung ang temperatura naman po ay 37.5 pa rin, pataas, siya po ay papupuntahin din doon sa isolation polling precinct. Panghuli po, Sir Henry, kapag ka ang boboto po ay nakatatanda, PWD o nagdadalang tao, kapag ka po sila ay laging na bumoboto, halimbawa kasi isang polling place na may building, second floor, third floor, sila po ay pwede na may option na bumoto sa tinatawag nating emergency accessible polling place. So sabihin na po natin special polling precinct para sa kanila. Hindi na po sila tataas na hagdan, hindi na po sila pupunta sa second floor, third floor. Yung pong emergency polling precinct natin na yan ay nasa ground floor para doon po sila boboto. Ang mga balota po nila ay kukuhanin na lang ng mga assistor na designated ng COMELEC para dalhin po sa kanila doon sa emergency polling precinct na yon. Kahit, paano yun? Yung mga pangalan nila, syempre, nasa kanya-kanyang kwarto yun. Kwarto yun, ano po? Tama po, so, sir. Paano po yun? Check muna yung pangalan nila.
Opo, Sir Henry. Tayo po ngayon sa buong Pilipinas ay nagpadala nga po at baka ngayong hanggang ngayong araw maka 100% na natin nung voters information sheet sa mga bahay-bahay niyo po. Makikitingin niyo po kasi ba't sa sobrang dami na natatanggap yung mga pulyetos mula sa mga kandidato, meron po kami ipinadala yung mula sa COMELEC. Yan po ay naglalaman ng inyong presinto, ng inyong polling place kung saan kayo bobotong eskwelahan. Nandiyan din po, Sir Henry, ang do's and don'ts sa pagboto, yung proseso ng pagboto na andyan mismo, makikita nyo. At yung pulistahan ng mga kandidato natin sa national at saka sa local. Sa totoo lang po, Sir Henry, pwede pong yun na lang ang dalhin ng mga kababayan natin na pinakakodigo kapag ka sila ay boboto sa araw ng eleksyon. So pagpasok po nila sa polling place, Sir Henry, sa may gate pa lamang ng eskwelahan, may makikita po ang mga kababayan natin na isang lamesa. Ang tawag po natin dyan, Voters Assistance Desk. Yung pong desk na yon, maliban sa may daladala na kayong voters information sheet na pinadala namin, binaligay ni mismo namin sa inyong mga bahay-bahay, ano po, may listahan po doon, Sir Henry, ng mga botante rin. Tapos po, pagpasok niyo po sa mismong presinto kung saan kayo boboto, nakapaskil po sa labas ng presinto ang isa pang listahan, ang tawag po natin dyan, Precinct Computerized Voters List. Pagpasok niyo po sa loob ng presinto at kayo na ang kayo na dapat ang boboto, may listahan na naman po doon sa loob. May picture niyo po yon, may sample po ng signature niyo, kitang-kita talaga ng watcher kung ang bumoboto ay yung bang botante mismo. So yun po ang tawag natin dyan ay EDCBL po, EDCBL. So ibig sabihin, napakadami pong listahan ng mga botante na mabe-verify at malalaman ng mga botante natin kung sila ay rehistradong botante. Hihingan po ba sila ng ID o hindi na required yung mga IDs? Hindi po required sa pagboto. Ha? Inuulit ko po, hindi required sa pagboto ang valid identification card. Hindi na po yan. Basta ang pangalan ninyo ay nasa listahan, lalo na doon sa EDCBL, Election Day Computerized Voters List, sa loob ng presinto, kayo po ay makakaboto. Subalit, Sir Henry, ang aking pong payo, base sa aking karanasan din, ay mas maganda po siguro yung ating mga kababayan magdala na rin ng kahit anong valid government-issued ID. Bakit po? May posibilidad po kasi yung inyong pagkatao ay, o pagkakakilanlan na yan ay questionin ng isang watcher. Mm-hmm. Maaaring kalaban nyo o maaaring pinagbibintangan kayo na sa kabilang partido o grupo. So mas maganda po magdala na kayo ng valid ID para maipakita nyo po kung sakaling may mag-raise ng issue kung talagang kayo po yan. Subalit, ito po ha, yung pong sedula na tinatawag natin, yung Community Tax Certificate, yan po ay isang hindi valid ID, kaya po hindi siya katanggap-tanggap bilang ID para ipakita na kayo po yon. Oh, may nagtatanong po, yung sa face mask, of course, wala dapat imahe, no? Pero halimbawa kung may kulay yung kanyang face mask na kulay ng kandidato niya. Wala pong problema, Sir Henry. Opo, wala pong problema yun. Okay lang po yun dahil hindi naman po isang kandidato, isang tao lang ang may control sa kulay. Isipin niyo po kung ang kulay-kulay, pwede naman pong ang kulay ng isang national candidate ay ito. Ang kulay ng local candidate ay ito, pero hindi magkapartido. So bakit parehas po ang kulay? So wala po tayong particular sa kulay dahil hindi naman po pwedeng i-associate natin ang kulay lang, lalo sa pagboto, sa isang kandidato. Mm-hmm. Yung sa mga cellphones, malinaw po, no? Hindi pwedeng magdala, pero hindi pwedeng kunan yung balota. Tama po. Ang ating po sinasabi, Sir Henry, ay wala naman pong problema na ang ating mga botante ay magdala ng cellphone. Sa ating pong patakaran, wala naman po tayong sinasabi na bawal po yan. At the same time, hindi naman po yan kukumpiskahin kapag ka ang botante ay boboto. Hindi naman paiiwan din yan sa lamesa ng ating mga guro dahil baka mawala pa. So kaya lang po ang ating lang pong babala at pinapakiusap sa mga kababayan natin. Habang sila po ay bumoboto, kung pwede, wag na lang pong gamitin ang mga cellphone. Huwag na lang pong bubuksan. Yung pong mga kodigo nila, papel na lang po, wag na lang po sa cellphone. Bakit po? Kasi may posibilidad, Sir Henry, na sila ay pagbintangan ng mismong mga watcher ng iba't ibang kandidato na sila ay nagpipicture ng kanilang mga balota. E pagka po nangyari yun, Sir Henry, kapag po nagkaganon, e baka po mailista ang pangalan nila sa minutes of voting. At baka sila ay later on makasuhan pa ng pagkakakulong na isa hanggang anim na taon. Iba nga naman yun, ano? Kasi kung
allowed sila na picturean yung balota nila, eh talagang may risk doon sa, well, sa vote buying, ano, parang ipipresenta mo itong katunayan na itong binoto ko, anong kapalit nito, parang ganoon. Tama po. Hangga't maaari po sana ay alam niyo kasi pa pag nagpicture Sir Henry ng balota, aba eh yan po ay pwedeng gamitin sa pag sa vote buying na tinatawag o vote selling. Tapos ito pa po ha, Sir Henry, bawal pong picturean ang kanilang mga resibo na makukuha kapag po nag-print ng resibo ang mga vote counting machine. Mm-hmm. Napapag-usapan po yung resibo. Ano po pinaka maigi sa isang botante? Yung sila mismo mag-feed doon sa machine? Ay, opo. Talaga pong ang ating pong patakaran, ang ating pong mga botante ang mag-feed, ang magsusubo ng mga balota sa ating pong mga vote counting machines. Sila po talaga yan. At huwag niyo pong ipagkakatiwala sa iba upang hindi makikita ng kahit na sino kung sino po ang binoto po ninyo. Subalit minsan, meron po tayo mga botante na natatakot sa pinagkakatiwala na lang nila sa ating pong mga guro, yung paghuhulog. Pero huwag po kayo matatakot kahit na ano pong, kahit na sa anong parte ang inunahin nyo, kahit yung nasa baba o kahit nasa itaas o kahit yung likod, yan po ay papasok at tatanggapin po ng ating vote counting machine. At the same time, Sir Henry, habang hinuhulog yung balota, kayo naman po ay gagamit ng tinatawag na ballot secrecy folder. Isang folder po yun na kung saan naandun sa loob yung mismong balota habang ipinapasok nyo, and therefore wala po makakakita kahit yung watcher sa tabi po ninyo. Mm-hmm. Sa paglagay ng iyong boto, di ba, ipupunuin mo yung bilog, ano po? Reminder lang sa ating mga kababayan, tama po ba ako na huwag ikakalat yung ink? Ibig sabihin, huwag lalagpas sa bilog? Opo, Sir Henry, ang ating pong pakiusap sa ating mga kababayan pag sila ay boboto, ano po, total kakapiraso, maliit na maliit naman po yung space na yon ng bilog. Baka po pwede naman medyo mapupuno-punuan na natin. Medyo okay lang po, Sir Henry, na medyo sosobra ng konti yung pagkaka-ink natin doon sa bilog. Pero wag naman po parang tinuldukan nyo lang. Okay lang naman din po yung tuldok, Sir Henry. Kaya lang po, meron po tayong rule na kapag yung pinakapagkakatuldok ay less than 25%. At again, less than 25%. Hindi po yan bibilangin ng machine. So dapat po kung pwede, atin na pong punuan yung espasyo sa loob po ng bawat bilog para po hindi na tayo magkamali. Ngayon po, ito pong sinasabi, pag sinabi po ng balota na nakalagay doon, isa lang ang dapat iboto, isa lang po talaga dapat ang ating iboto. Tanong, paano kung ako ay nagkamali? Hindi naman talaga siya pala ang aking iboboto. Pwede ko ba lagyan na lang ng X at mag-shade na lang ako doon sa ibang kandidato? Sagot po, alam niyo po, once na nagkamali tayo, ang tawag natin dyan, touch move. So ibig sabihin, pag nagkamali na po kayo, hindi na po yung pwedeng baguhin dahil naka-shade na po yan. Ngayon, kung talagang ayaw nyo yung inyong pinoto dahil nagkamali kayo, ang gawin nyo na lang po, i-shade nyo na lang ang isa pang kandidato doon sa posisyon na yon, at pagkatapos, para po yung mismong kandidato na yon, ang magiging boto, ay stray doon sa posisyon na yan. Isa pa po, kapag po kayo ay sinihinga ng 12 kandidato o 12 kandidato sa isang posisyon, halimbawa po senador, pero ang binoto nyo po ay 10 lamang, ito po ay walang problema. Ito po ay tatanggapin ng balota. Kaya lang, pag sinabing 12 lamang, pero ang inyo pong na-shade ay 13, aba ay hindi po mabibilang yung pong boto doon sa mismong posisyon na yan. Pero Sir Henry, kung magkamali, alimbawa 13 ang binoto sa senador, dapat 12 lang. Pero kung magkamali po yung botante at 13 ang naiboto, ang effect lang po niyan ay sa posisyon na yan. Wala po yung epekto sa buong balota. Yun. Pwedeng kulang, wag lang sobra. Pero at least dun lang sa posisyon na yon, magkakaroon ng epekto. Okay, tanong po rito, may hiwalay po ba na polling precinct para sa mga senior
citizen. Kanina po nabanggit nyo, yung mga PWD o kaya yung mga buntes, ano po. Pero ang tanong po nila, sa mga senior citizen naman. Opo, meron po. Pero ito po ang rule natin. Pagka naman po yung binobotohan ng ating mga senior citizen, PWD, o kaya naman po yung mga nagdadalang tao, ay nasa ground floor na. Nasa ground floor na, hindi na kinakailangan tumaas. Wala na pong emergency polling precinct na tinatawag. Dahil nga po sa ang purpose natin, ay kaya tayo nagkakaroon ng emergency polling precinct, Sir Henry, ay upang hindi na sila tumaas at mahirapan doon sa pagboto. Ito po, pagka nasa ground floor na, okay na po, doon na po sila boboto sa mismong regular na presinto kung saan sila bumoboto. Pero kung yung pinobotohan niyo po, lalo dito sa Metro Manila, na alam natin may mga second floor, third floor minsan yung building, wag na po kayo maglala, meron po dyan ngayong emergency polling precinct sa ground floor. Sabihin niyo lang po doon sa mga tao sa lamesa, doon sa entrance po ng bawat gate ng mga paaralan. At sasabihin po sa inyo, kayo po i-assist, doon po kayo sasamahan sa ating emergency polling precinct. Ayun. Malinaw po yan, no? Okay, siguro ilang tanong na lamang, ano? Doon sa mga vote counting machines, 100% na po ba na naipadala na ito o na nandun na sa mga presinto, even doon sa mga malalayong lugar? Opo, Sir Henry, alam niyo po meron pong ipinasa ang COMELEC and Bank na isang resolusyon na pinapayagan po natin, Sir Henry, ang early delivery of election parapernalia. Ano po ibig sabihin ng early delivery? Alam niyo po kasi sa karanasan natin, lalo sa mga lugar na pagkalalayo, hindi po pwedeng madaling araw mo ipadala o pakuha sa mga guro ang mga gamit. Kasi po pagka nagkaganon, ang base po sa ating karanasan, lagi pong nalilate ang mga teacher dahil sa napakahaba ng biyahe, gagamit ka pa ng bangka, talaga namang yung iba pa, yung mga kakabayo pa o kalabaw o ano man yung gagamitin para makarating lang doon sa lugar. So, ang ginagawa po natin ngayon, mas pinapayagan natin kahit isang araw bago mag-eleksyon na sa mga teacher na yung mga gamit. Subalit, yun ay gagawin lang natin kapag ka mismong ang treasurero ng mismong bayan o at kasama ang election officer namin ay humingi sa amin ng pahintulot na magkaroon ng early delivery. Of course, notified ang lahat ng political parties, candidates at mga citizens andun po sa area. Oo. Kasi dati nga naman, ganun eh. Kaya nagkakanda late-late. Usually sa aming coverages, kinukuha pa lang ng teacher yung parapernalia doon kung saan. tapos late na nagkakaroon. So meron marami ng lugar na nauna na. Tama po. At syempre, madami rin pang pagkakataon, Sir Henry. Alam nyo, ang isang siguro sa coverage nyo, nakikita nyo, hindi pa nagsisimula, mag-aalas 8 na, hindi pa nagsisimula ang teacher. Ang misan po ang teacher, bigla na lang nawawala for whatever reason, hindi nag-report o ano man ang kadahilanan. Pero wag po kayo mag-alala sa mga kababayan natin sapagkat meron po tayong mga plan of action na kung sakaling hindi mag-report yung guru na ito o yung miyembro ng electoral board na ito, ay paano ang magagawin. At kinakailangan po, Sir Henry, ha, magsisimula po kasi ang botohan ng alas 6 ng umaga. At ito ay matatapos ng alas 7 ng gabi. Pero kung sakasakali po na ang mga kababayan natin, ang layo nila sa presinto ay mga 30 metro pa. Talaga namang humahangos at para makaboto, sila po ay makakaboto pa, Sir Henry, kahit na lampas ng alas 7, basta ang layo po nila ay 30 metro mula sa presinto. Commissioner, huling mensahe nyo na lang para sa ating mga kababayan, para sa darating na Lunes. Sa ating po mga kababayan, bukas po tapos na ang panliligaw nila. Kumbaga sa nanliligaw, tayo po'y kinakailangan mamili na ng ating mapupusuan. Tama man o mali ang inyong mapupusuan, yan po ay isang karapatan sa isang demokratikong bansa na katulad po natin. Pero ang importante, kayo po ay boboto at boboto po kayo ng tama. Huwag po kayong matatakot na pumunta sa mga presinto. Ito po isang karapatan na ginagaransa ng ating saligang batas. Ito po ay para sa inyong kinabukasan. Kinabukasan ng ating bansa, ng mga anak ninyo at mga apo ninyo. Huwag niyo pong sasayangin ang boto po ninyo. Maraming salamat po, Sir Henry, at sa inyong pong programa. At maraming salamat, Commissioner, sa panahon na binigay niyo po sa amin dito sa Umaga Diaz Report. Thank you, Com. Maraming salamat po. Maraming salamat. Si COMELEC Commissioner George Erwin Garcia.
Report po mula sa ating mga samahan na patuloy na naglilibot para alamin ang preparasyon para sa darating na Lunes, araw ng halalan. Ang sitwasyon po sa Pinaglabanan Elementary School mula sa ating kasamahan na si Rafael Bosano. Rafi, good morning. Good morning, Henry. Kung ikaw ay botante ng Barangay Tibagan, Isabelita at St. Joseph, dito ka sa Pinaglabanan Elementary School pupunta sa Lunes para nga i-cast ang iyong boto, no? Itong kinatatayuan natin ay yung main entrance kung saan papasok yung mga botante. Pero sa labas pa lang nito, Henry, ay meron ng ilang thermal scanners na kailangan pagdaanan, no? Para nga i-check yung temperatura ng mga pupunta dito. At dito din sa loob ay may isa pang thermal scanner. Alam mo, siniguro talaga ng pamunuan ng Pinaglabanan Elementary School na hindi magkakahalo-halo yung mga botante dahil may kanya-kanyang daanan. Depende sa iyong barangay. Halimbawa, dito dadaan yung mga taga-barangay Tibagan at magkabila o magkaibang direksyon din, no, yung pupuntahan naman ng mga taga-barangay St. Joseph at Isabelita. One way ang daanan sa mga pasilyo at may mga directional arrows nga na magsisilbing paalala kung anong direksyon dapat ang lakad. Sa entrance din ay may voter assistance desk kung sakasakaling may mga tanong ang ating mga kababayan. Para sa mga botante na magpapakita ng sintomas o mataas na temperature, ang isolation polling place ay nasa labas at doon sila dadalhin para doon nila i-shade, no, yung kanilang mga balota. Nung isang araw, Henry, nang galing na rin tayo dito at nakita nga natin na yung mga VCMs ay nakapwesto at talagang binabantayan, no, ng ating mga kasamahan sa Philippine National Police at Philippine Navy. Nandun sila sa bandang dulo ng pasilyong ito at nakasilyado talaga yung pintuan para nga hindi matamper at hindi mapasok ng kunsino man. Ayon sa datos, Henry, na nakalap ng ABS-CBN Investigative and Research Group, nasa 8,766 ang botante dito sa Pinaglabanan at ang sa buong San Juan naman ay may higit 109,000 registered voters. Henry. Maraming salamat, Rafael Bosano, dyan po sa Pinaglabanan Elementary School dyan sa San Juan. Samantala, marami na po. Okay, meron pa tayong report mula po naman sa ating kasamahan na si Rainiel Pawid. Sitwasyon po naman sa bus terminal. Maraming nagsisiuwian ngayon sa probinsya. Biruin niyo yun, talagang kahit na mahirap, umuwi pa, gagastos pa, marami pa rin sa ating mga kababayan ang talagang umuwi para lamang bumoto. Siya, pangalawa na lang siguro yung makikita muli kahit pa paano yung kanilang mga mahal sa buhay sa mga probinsya. Pero uuwi sila para bumoto sa kanilang mga probinsya. Alamin po natin ang sitwasyon sa mga bus terminals mula sa ating kasamang si Rainiel Pawid. Rainiel? Magandang morning, Henry. Siksikan pa rin nga ang mga bus terminal dito sa Quezon City dalawang araw bago ang halalan. Karamihan sa mga pasahero ay mga botanteng pauwi sa ilang bayan at probinsya sa norte. Pero karamihan nga sa mga pasahero, nasa limang oras nang naghihintay sa terminal upang makasakay. Ang mga tinamaan ng antok, kanya-kanya ng diskarte upang makaislip. Henry, sa lapag na lamang din kumain ang ibang inabutan na nga ng gutom. Ayon sa pamunuan ng mga bus terminal, tuloy-tuloy naman ang biyahe ng mga bus at kada 20 minutos nga ay ang ginawa na lang namang nilang interval dahil karaniwan itong isang oras. So dahil nga sa dami ng mga pasahero na kagabi pa ay nandito na, ay hanggat maaari, no, hanggat kadarating ng bus ay hindi na nga agad pinagpapahinga itong mga ito. Kung hanggat maaari din ay pinapalitan yung driver at larga na agad itong mga bus. May mga karagdagan ding biyahe sa ruta nga, particularly dito sa mga rutang patungong Pangasinan at Baguio. May alternatibo namang sakaya ng mga pasahero gaya nga ng UV Express, subalit halos doble ang pamasahe rito kumpara sa bus. Pakinggan natin yung saloobin ng ilan sa ating mga kababayang pasahero. Para po sa minute kasi maraming umuwi.
Kaya sabi ko, sasabay na lang ako. Kung may mag-uwi ng Pangasinan, sasabay na lang ako sa kanila. Sa mga pintay ako dito. Henry, gaya nga ng sinabi mo kanina, no, ng ating tanungin itong ating mga kababayan dito, yung pangunahin talaga nilang pakay nga ay ang makaboto dahil magtitiis daw sila na maghintay dito sa mga bus terminal dahil minsan lamang itong pagboto na ito. At yung anim na taon nga nila, yung nakasalalay daw dito sa bawat boto nga nila, kung hindi naman daw sila makaboto, ay higit pa sa oras na paghihintay nila dito sa terminal yung kanila namang pagsisisihan. Henry? Rainier, paano yun? Eh, hindi ba merong window dyan sa mga bus terminals ngayon? So, yung mga, alimbawa ngayon, araw, so maghihintay pa sila ng gabi? Henry, itong window hour scheme ay kinansela na nga. So, tuloy-tuloy na yung biyahe dito sa mga provincial bus. Ang problema lang ngayon ay yung kahit marami yung bus na nandito nga, mas marami naman yung mga kababayan natin na nais na umuwi. Henry, kanina nag-ikot-ikot din tayo, hindi lamang patungong norte, maging yung mga patungo nga sa Central Luzon, gaya na lamang na Pampanga, Bataan, and mostly sa Zambales. So, wala nang window hour pala, no? Kaya dagsa yung mga... Pero, bakit ang dami ng mga nag-aabang? Kulang ba sa bus? Henry, eto nga, no, hindi naman kulang sa bus, sadyang napakarami lamang nung mga nais umuwi dahil nagsabay-sabay. Ito nga ay yung dahil yung iba ay may trabaho at nito lamang din kinansela yung kanilang mga pasok. So, yung dagsa ng tao talaga naman nagsimula, hindi lamang kagabi, bagkus nung bandang alas 12 pa nung tanghali, nung kahapon nga. Mm-hmm. Okay, maraming salamat, Reynel. Si Reynel Pawid. Tungkol po sa sitwasyon sa mga bus terminals sa mga kababayan natin pauwi sa probinsya para lamang bumoto. Ang susunod po, tatalakayan natin ang tungkol sa security scenarios. Ano po? Sa darating na Lunes, araw ng halalan. Matapos po ang ilang paalala. Pulso ng mamamayan sa halalan, ating malalaman, Boto ko to! Muli po ang ating katanungan, decided ka na ba sa iboboto mo sa darating na Lunes? A, sure na. B, parang gusto pang magbago ang isip. C, hindi rehistrado. D, rehistrado pero walang balak bumoto. Eh, ba't ka nagparehistro? At isa sa importante na aspeto sa darating na halalan ay yung seguridad. Ano po? Yung katahimikan, yung peace and order situation sa darating na Lunes. Ano po? Para sa isang sundalo, ano ang nakikita niyang senaryo sa darating na halalan? Dahil alam po naman natin na napakatindi ng yung division ano po ng ating lipunan dahil sa halalan. In fact, kahit na sa loob ng pamilya talagang nagkakasalungat ano po dahil sa kanya-kanyang mga kandidato. Magkakaibigan, nagkakasama ng loob, ganun katindi yung pilian ng kandidato sa darating na halalan. Dahil alam natin na malaki ang impact sa ating kasaysayan, anuman ang resulta ng darating na halalan, matindi rin yung pangangampanya. Matindi rin
yung commitment ng ating mga kababayan kung sino yung kanilang ninanais na manalo. Ha? Kaya yun ang gusto natin malaman dahil sa sitwasyon nito na malaki ang nakataya para sa lahat, ha? Hindi lamang sa mga kandidato, kundi para sa mismong taong bayan sa mga Pilipino, malaki ang nakataya, ha? Sa ating kinabukasan, kaugnay sa darating ng na eleksyon, eh, kamustahin naman natin ang nakikitang mga senaryo, ha? Mula sa isang nakakaalam, ha? Isang retiradong opisyal ng hukbong sandatahan ng Pilipinas. Makakausap po natin walang iba kundi si retired Colonel Dencio Acop, isa pong security consultant pero graduate po siya ng US Military Academy ng West Point at dati rin po siyang opisyal ng PSG, Presidential Security Group. Magandang umaga po, Colonel, at maraming salamat muli sa panahon na binigay niyo po sa amin dito sa Umaga Diaz Report. Magandang umaga, Henry. Natutuwa ako at salamat po sa pag-imbita ulit sa akin. And nasabihin, isishare ko na lang po sa inyo kung ano yung nalalaman natin base sa ating kaalaman at karanasan. Mm-hmm. Maraming salamat, Colonel. Sabi ko nga kanina matindi no yung laban na ito ngayon dahil napakalaki ng epekto nito. Ano man ang resulta sa darating na Lunes, anumang resulta ng eleksyon na ito ay talagang napakalaki ng impact, ha, sa ating bayan at sa sambayan ng Pilipino, at ganun din napakatindi ng labanan ng mga kandidato, ha, nakakapag-divide na nga eh ng ating community, ng ating sambayanan dahil sa kanya-kanyang mga manok. Pero sa ganitong sitwasyon, ano po yung nakikita niyo mga posibleng scenarios sa Lunes as far as peace and order, security is concerned? Palagi naman pong inaghahandaan ng ating sandatang lakas at saka ng ating Philippine National Police ang mga ganitong events sa bansa natin, especially itong upcoming presidential, national and local election. So napakarami pong nakataya na posisyon. So sigurado po ako na ngayon pa lang as we speak, meron na pong mga plano ang ating mga sundalo, kasundaluhan at saka kapulisan para siguraduhin po na mapayapa, honest, orderly, and peaceful yung elections natin sa Mayo 9. Lagi pong gawain ng ating AFP and PNP yan. Kahit na hindi natin alam yung detalye, pero pinaghahandaan na po nila yan. Yung lahat na posibleng senaryo na pwedeng mangyari. Kamukha ng sinabi nyo, Henry, syempre, parang ina-anticipate na nila kung ano yung mga pwedeng senaryo na mangyari, no? For example, lagi-lagi naman kasing pagkatapos ng halalan medyo well, generally naman even in the past, peaceful naman yung mga elections natin. Pero kung minsan, syempre, mayroong mga hindi masaya sa resulta on both sides or kung sino man yung mga followers ng mga kandidato. So yun po ang ina-anticipate nila. So yung mga scenarios ng ating AFP and PNP, I am sure in every LGU, in every locality, region, province, city, meron po silang contingency plan po para dyan. So, pero in general po, yung kapayapaan ng ating upcoming elections, hindi lang po nakasalali din sa kanila yun. Siyempre, nasa sa atin din yun, sa ating mga mamamayan, mga boboto, at saka lahat na mamamayan, para gawin din yung ating tungkulin, you know, to vote right and follow the rules and na iwasan po na lumabag ng mga rules and regulations. Alam naman po natin yung mga rules and regulations na itinatag ng COMELEC. So ngayon pa lang lagi natin nakikita sa social media yan. So dapat po sumunod lahat na tao at
to the best of their ability para maiwasan ang paglabag sa rules and regulations na pwede maging sanhi ng pag-aksyon naman ng ating mga nasa security forces. Ganun po. Aha. Okay, kasi medyo nitong mga nagdaang araw, meron pong panawagan ang ilang mga kandidato na maging vigilant yung kanika nila mga supporters dahil baka raw magkaroon ng dayaan. Sa akin, medyo nakakabahala ito, no? Considering yung division ng ating lipunan sa ngayon dahil sa kanya-kanya mga manok, no? Pagkatapos yung mga warning na ganyan, baka magkadayaan. Paano halimbawa, kung matalo ang isang kandidato at sinabing dinaya siya, ano ang maaring maging implikasyon nito? Henry, ang pinaka maigi po sa ganyan, siyempre demokrasya tayo, we are a nation under the rule of law. So siyempre, para maiwasan po ang gulo, siyempre, like I said, yung security forces, whether PNP, backed up by the AFP, siyempre, sisiguraduhin po nila yon. So yung mga tao naman, supporters of different candidates, yun na nga, like I said, dapat umiwas ang lahat sa violence, no? Siyempre, normal naman yung magkakaroon siguro tayo ng mga, baka may mga, siyempre may mga posible na magkaroon ng complaints. Pero meron naman itong mga procedure para dyan na tinatag ng COMELEC. So pwede namang paabutin ng lahat na tao ang naobserbahan nila ng mga ganyan dito sa kinaukulang mga autoridad natin. So yun po ang dapat na gawin ng bawat isa. Iwasan ng gulo, of course, no? Kasi yung violence na yan, lalo na kung lumala, pwede mag-umpisa sa maliit na bagay lang, pero pag lumaki, hayaan natin na lumaki yan, syempre, lalala yan, and sino ang talo? Talo tayo lahat, ang mamamayang Pilipino, ang Pilipina. So, I'm sure ayaw po natin mangyari, right? Yan. So, we have to follow the rule of law. Sana magtulong-tulong ang lahat, yung mamamayan, Pilipino, at saka yung ating gobyerno para gawin po yan on both sides. Rule of law ang kailangang ano. Maliwanag naman po yan. It's only a matter of talagang sundin and kooperasyon and magtulungan. I'm sure ang dami po mga sektor na nakatingin, di po ba? Parallel observers. Marami naman pong mga nagmamatyag sa lahat ng mga sektor, pati ng mga partido. So I'm sure, hopefully, with that, mami-minimize naman siguro natin yung mga opportunities na magkaroon ng hindi maganda. So, and tayo po ay nananalangin lahat. I'm sure, sa nakikita ko sa social media, daming nananalangin na yun nga, ganun ang mangyari. So, and hopefully, ganun nga ang mangyayari po. Kayo po ay dating official ng PSG, ano po, Presidential po. Security Group. At kasi naitanong ko ito nung kamakailan lamang, isang kandidato sa pagka-mayor ang nagsabi na dapat daw bigyan ng PSG yung isang presidential candidate, particular si dating Senador Ferdinand Marcos Jr., si Bongbong Marcos, ano po. At ang sabi po naman ng Malacanang, no need, dahil sabi ng Malacanang hindi raw pwede under the law na bigyan ng PSG ang isang kandidato. Pero umuugong pa rin yung tungkol sa pagbibigay ng PSG o kaya ng active military officer para sa seguridad ng isang kandidato. Para sa inyo bilang dating miyembro at opisyal ng PSG, dapat po ba ito? Maliwanag po ang batas natin sa ganyan. Siyempre, there are rules and
Ang huling pwede magpaliwanag nito, siyempre, ay COMELEC. Pero as far as the COMELEC rules are concerned, siyempre alam naman natin na dapat pantay-pantay ang pagtrato sa mga lahat na kandidato, lalo-lalo na yung lumalaban para sa pinakamataas na posisyon ng ating bansa. Ipo ba? So, yung pagbibigay ng security sa isang kandidato from the PSG, medyo very irregular po yan. Kasi marami pong implikasyon yung ganyan. Unang-una, alam ko, paglabag po sa rules, election rules, and the COMELEC can attest to this. And at the same time, bilang dating miyembro po ng PSG, ang misyon po ng PSG ay protektahan ang presidente at ang kanyang pamilya. At saka visiting dignitaries, heads of state. Ngayon, meron pong nabalita rin na nadagdagan yata yung misyon na yon na pwedeng magbigay ang PSG ng security sa mga basta aprobado ni Pangulo. So, kagaya nga ng sinabi ko, medyo nakakabagabag po yung mga ganyang balita kasi, for example, pag nagbigay ang PSG allegedly ng security kay candidate Bongbong Marcos, does that mean na may pahintulot ang Pangulo dyan? So, mayroon po mga implikasyon na gano'n po, di po ba? Siyempre, in fact, yung panawagan ni ng isang mayoralty candidate, nangyari po yun noong late April. Pero there have been anonymous reports that have been circulating in social media. At saka, in fact, nandun po sa public page po ni presidential candidate Bongbong na meron pong mga active members of the PSG na nag-provide ng seguridad para kay candidate Bongbong Marcos from March to April. And then and then later on, nung medyo sumabog po ito sa social media, medyo na-pull out po yata or something like that kasi hindi na nabalita. Pero ang anonymous tips from concerned citizens ay meron nga daw mga active PSG personnel na nag-provide ng seguridad. And in fact, nasa public page ni Bongbong. For example, yung rally sa Tarlac noong April 2, meron pong makikita doon ng mga members from the PSG and from the Philippine Marines. So, sana po ay tignan ng mga autoridad ito kung ano talagang extent nito, kung totoo, anong extent. Kasi siyempre, like I said, marami pong implikasyon nito. Number one, labag ko sa rules ng COMELEC yan, election rules, labag ko sa misyon ng PSG yan, and even the AFP for that matter. Siyempre, kung magbigay kayo ng seguridad, ang nagbigay ng security ang gobyerno sa isang kandidato, paano naman yung ibang mga kandidato? Does that mean na okay din na bigyan yung lahat, di ba? Para pantay-pantay. Kasi may lamang yung isang kandidato ngayon kung ganun nga ang nangyayari. Isa pa po, siyempre, importante po yung ano, yung anong ibig sabihin ng presidential security group mismo or elements from the Marines na nag-provide ng security sa isang presidential candidate. What does that mean? Anong ibig sabihin noon? Ang ibig sabihin ba noon ina-anticipate na nila na mananalo yung kandidato na yon? Medyo hindi po maganda yung ano, yung implikasyon pagka ganyan po ang usapan. So, dapat po liwanagin ito, ipaliwanag sa taong bayan kung ano ba ito. Kasi hindi po maganda yung parang implikasyon para sa buong halalan, to be honest. Okay. Hindi po ba? Ang sinasabi niyo po, yung po yung mga honest na imbisigahan ito. Ang sinasabi niyo po, kailangan imbisigahan ito ng mas malalim dahil hindi na ayon sa batas yung naturang move na yon. Nabigyan ng PSG protection ang isang kandidato. Opo, kasi yung alleged reports na yan, number one, bakit yung kandidato ba yun ay is he the president? Number two, is he a member of the first family? Number three, is he someone that na inaproban ng Pangulo na bigyan ng security by the PSG itself, which is the security force of the president?
Hindi naman, hindi lang kung sino-sino. So, these alleged anonymous tips from concerned citizens, dapat po talaga bigyan ng pansin at imbestigahan ng maigi. At sana ipaliwanag po sa taong bayan. Even before the elections on May 9, kasi mayroon pong impact yan sa elections relative to the other presidential candidates and to the Filipino people. Ano po, dapat po, di ba? Lagi nating sinasabi na we want fraud-free elections. Sino ba naman ang ayaw dyan? Lalo-lalo na kung yung mga taong bayan na gusto ng pagbabago, or siyempre ganoon naman, normal naman po yun, di ba? Lalo normally pagka election yung mga challengers, yung mga gusto ng pagbabago dun sa nakita nilang pamumuno itong nakaraang anim na taon. Normally ito yung pagkakataon para hangarin yon, kasi ito lang yung sovereign power ng mga tao under a democratic system of government which the Philippines has. So, ito po yung nangyayari. Ito, yan po yung malalim at saka malawakang implication ng mga ito. They may seem simple security matters, but they mahalaga po sila. It impacts yung buong halalan at saka yung future ng ating bansa. Dapat po fair ang lahat. Yun po ang mandate ng Commission on Elections in service to the Filipino people, na dapat po fair, just yung halalan na yan, para po yung susunod na mga araw after it magiging mapayapa rin and maayos. Kasi kung hindi, di ba, like you said nga, yung ina-anticipate ng security forces na pwedeng mangyari, lalong mangyayari kung siyempre hindi natin maipaliwanag ng maayos. Colonel, yung sa inyong pagkakaalam, active PSG lang po ba yung binigay na security kay candidate Marcos, o meron pang iba? Kasi nabanggit nyo, meron pang Marines active Marines? Yes, yung galing po sa anonymous tipster nung Marso pa, yun nga, bukod dun sa PSG members, meron pang augmentation na nanggaling sa Philippine Marines. There are personalities involved here, pero siyempre, as much as possible, I do not want to name names. Sana kung pwede lang, no? Pero they're even mentioned in social media. So hindi naman po ito parang ngayon lang lumalabas . Ako lang yung sinasagot ko lang po yung mga tanong ninyo, and these are all based on information na galing po sa mga concerned citizens na lumalabas din po sa social media, even doon sa mismong public page ni candidate Bongbong Marcos. And yung mga supporters niya na may alam din tungkol dito. So palagay ko kung pwede pong tignan ng mga para imbestigahan dito, I think naman po, available naman po yung mga to be verified as open source information. Okay, dapat i-verify talaga, no? Okay, maraming salamat, Colonel Acop, sa panahon na binigay niyo po sa amin dito sa Umaga Diaz Report. Thank you, sir. Yes, thank you din. Thank you. And para sa Diyos at bayan, sana mapayapa at malinis yung ating halalan para sa kinabukasan ng Pilipinas. Salamat po. Salamat po si Colonel Dencio Acop, security consultant, dating military officer, dating PSG, West Point graduate, at ngayon ay isang security consultant. At ang Umaga Diaz Report, Halalan 101, ay magbabalik po ilang sandali lamang. Say ng survey results, unofficial of course, decided ka na ba sa iboboto mo? A, sure na, 95%. Yan. Masayang balita. Marami na ang sigurado sa kanilang iboboto sa darating na Lunes, 95%. Parang gusto pang magbago, zero. Talagang decided na. At yung hindi rehistrado, yun yung 5% na titira.
kahit may gusto silang kandidato, eh hindi naman sila rehistrado, eh paano yun? Pero, importante, 95% eh sure na sa kanilang magiging presidente o sa kanilang iboboto. Ha? Sana yung kanilang iboboto, siya ang magiging presidente. Hindi lang presidente, kaya marami rin mga ano eh, no? Marami rin mga opisyal eh dapat nga may listahan. Pero sabi nga kanina ni Commissioner Garcia, hangga't maaari eh mag-kodi ko na lamang kayo yung inyong iboboto, wag na gamitin yung cellphone. Kasi baka magka-issue pa 'yon. At bawal na bawal kunan yung inyong balota ng inyong cellphone camera. Hindi po pwede. Bawal po iyon. Bago pa tayo magpaalam, ilan mensahe mula sa ating mga kababayan, mula kay Raymond Javeliana. Meron tayong mga kababayan na talagang magpapa-assist dahil hindi sila marunong mag-feed ng kanilang balota sa machine. Nida Bourbon, dapat po huwag ipahawak sa iba ang balota nyo para sigurado. Jean Salvador de la Hostria, sana po sa mga bumoboto sa probinsya ay may libre ring sakay. Eh, malayo yun. Sana nga, sana, no? Rosalia Directo, good morning everyone. Praying for clean, honest, and orderly election. Lahat po tayo talaga nagdadasal na po para sa isang malinis at mapayapang eleksyon. At kay Nitz de la Paz Lorenzo, wake up mga Pinoy! Huwag magbulag-bulagan, bumoto tayo para sa mga anak, apo, at sa pamilya natin. Yan po ay isang napakagandang mensahe dahil ilang beses ko pong inuulit-ulit na napakahalaga po ng boto natin sa darating na Lunes para sa ating kinabukasan ng ating mga anak, ng ating mga apo, ng ating pamilya, ika nga ni Nitz de la Paz Lorenzo. Maraming salamat po, Henry Umaga Diaz, para sa Umaga Diaz Report Halalan 101. Hanggang sa muli, Lunes po, alas 5 pa lamang ng umaga, ang ABS-CBN ay nakakalat na po sa buong Pilipinas para ihatid sa inyo ang mga pangyayari sa darating na eleksyon. Maraming salamat po.